Ayan, ang inyong Madam UK ay nandito sa Worlds of Fun. Alam naman natin, ang ganitong amusement ang pumatay sa industriya ng perya. Inaantay ko lamang ang paborito kong parte. Ayun po yung basketball. Kaya lang masyadong maraming naglalaro. No? Alam nga naman dito ako sa basketball na pangbata eh. Masyadong maliit. Kadalasan ganito na maraming tao, nai-stress ako dyan. Usually, ang punta ko dito ay bago mag alas 11. Kasi kapag ganito na, sobrang dami na ng tao. Alam naman natin na ang amusement na kagaya nito ang siyang pumatay sa industriya ng perya. Alam niyo po, ang inyong Madam UK ay laki sa perya, no? Oo, ang kung batang 80s, 90s po kayo, ang perya ang isa sa pinaka libangan ni Madam UK noong siya ay mga nasa edad 9 years old pataas. At ang kadalasang nilalaro ko po doon ay ang marami palang tao talaga kahit sa ang sa pula sa puti. Oo, diba? Hindi po masamang maglibang sa ganitong klaseng libangan. Basta tandaan po natin, pumasa lamang po tayo ng base sa laman ng inyong bulsa, no? Sumahalin tulad ng mga ganitong klase ng amusement, no? Para sa mga malakasino. At speaking casino, naalala ko dati yung nag-amok, no? Na kumuha ng ano bang tawag doon? Chips! I'm just wondering, dahil hindi pa naman ako nakakapag-casino, anong function, bakit siya nag-amok para makakuha ng chips. Hindi ko lang alam kung sa Resorts World Manila ba yon, no? Yes, no? Nag-amok siya para makakuha ng chips. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, kaya daw yun nag-amok para sa chips, ay ito maganda rin to. Ang lakas nito mga Korea ay dahil sa para daw maipalit ang pera. Alam mo sa Korea, no? Wala atang K-drama na ang tema ay date na hindi nagaganito. Clams, no? So, alam mo, hindi yan dinisenyo para malugi sila. Oo. Duda ako dyan. May mga manipulasyon din yan. So, clams ba tawag dyan? O clowns? O, so dahil masyadong marami ng tao, to, ilalabas na ang inyong Madam UK para sa panibagong content. Alam nyo naman ang Madam UK nyo, lagi invest sa vlogging. Abang hindi pa tayo monetize, maganda rin dito sa Quantum kantahan ang gusto ko dyan. Abang hindi pa tayo monetize, ay nag-i-invest talaga tayo. Dahil alam mo ba, tuwan-tuwa talaga ako pag may nag-comment sa Madam UK channel na mga OFW. So, yan lang po ang aking layunin na madama ng OFW na maibsan ang kanilang homesick na feeling nila na kapag nanood sila ng aking channel, ay, para na rin sila nasa Pilipinas. No? Yan lang po. Ulit. So, mag-i-invest na naman ako para sa aking vlog. Yes, mag-i-invest ka muna para bago ka kilalanin ni YouTube. Kaya yung mga madudumi ang isipan. Hello. By the time na ma-recognize ako ni YouTube, ang dami ko na nagastos. So, yun lang. So, elbow-elbow natin ang negativity. Talagang dinadaplisan yan ng inyong Madam UK. So, bye-bye.